Isang magandang umaga po ang pinapabot ko sa lahat ng ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa programa po nating God's Promises at All Times. Tunay na ang salita po ng Diyos ay puno ng mga pangako na angkop sa iba't ibang uri ng karanasan. Meron kayo at meron ako. Alam niyo mga minamahal kaibigan, ngayon kahit saan tayo magpunta, iba't ibang uri ng balita ang nagpapahayag na tayo po ay nabubuhay na sa huling kapanahunan at ika nga malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Para sa mga hindi naniniwala sa Diyos, alam nila at nararamdaman nila na ang lahat ng bagay ay magwawakas na po. Posible na ang pagwawakas ay may kinalaman sa pagbaksak ng isang meteor mula doon sa kalawakan. Posible na ang wakas ng sanlibutan ay isang giyera na pag-umulan ng tinatawag nating World War III. At posible naman ang sabi nila na ang wakas ng sanlibutan ay sa pamamagitan po ng iba't ibang uri ng pestilente o pestilense na dumarating sa ating buhay at isa na nga po ang tinatawag nating COVID-19. Pero ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang banal na kasulatan ba ay nagpapahayag na ang Diyos ay malapit nang dumating? Pinag-uusapan ba sa banal na kasulatan na tayo ay nabubuhay na sa huling kapanahunan? Sinasabi ba ng Biblia na ang Kristo ay darating? Mga minamahal na kaibigan, sa umagang ito ay nais kong idiin sa inyo ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa Juan 14:1-3. Ay ganito po ang sinasabi, John 14:1-3. Nais ko muna po itong bigkasin sa wikang Ingles. Ang sabi dito ay ganito, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you. For where I am, there you may be also." Tunay at tapat po ang sinasabi ng Biblia na darating ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang pagdating ay tunay na napakalapit na, mga minamahal na kaibigan. Kaya nga po, ako personally ay naniniwala na merong pagwawakas ang sanlibutan. Wawakasan ang kamatayan, wawakasan ang karamdaman, wawakasan ang bawat pagluha, wawakasan ang lahat ng uri ng mga pestilense na dumarating sa buhay niyo, dumarating sa buhay ko. Wawakasan ang lahat ng kapighatian, lahat ng kahirapan, wawakasan ang lahat ng karamdaman, wawakasan ang lahat ng pagluha at sakit ng kalooban. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ito ang napakagandang pangako ng Diyos. Let not your heart be troubled. Huwag kang magalumihanan. Sumampalataya tayo sa Diyos. Sumampalataya tayo kay Kristo. Sapagkat ang Kristo na namatay doon sa cross ng Kalbaryo para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ay muli pong babalik. Nawa ang basbas ng Diyos ang sumaating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Counselor Ponch.